ang bihira itong mga kababayan natin mga kagas. Pero in fairness ha, sila ay culturally literate. Kasi hanggang ngayon niyayaka pa rin nila eh, yung ugaling talangka o yung crab mentality na isa sa mga negatibong katangian ng mga Pilipino. Na kapag may kababayang umaangat, hinihila ito pababa. Ugaling talangka! Mga kagas, isang mapagpalang pagkakataon at bukas sa pag-iisip sa ating lahat. Ako po ay si Ginoong Cyril Abelgas ng Gas na Abel 115 YouTube channel. Sa aking mga subscribers and followers, viewers, hindi lang dito sa Pilipinas, pati na po sa iba't ibang sulok ng mundo. Kumusta po kayo? Ako po ay umaasa na kayo ay nasa mabuting kalagayan habang hindi pa natatapos ang pandemyang ating kinakaharap. Mga kagas, bago ko bibigyan ng komento itong mga matatalinong bashers ni Ismail, unahin muna natin itong isyong si Ismail ba ay isang ampon. Maraming kumakalat na tanong, maraming nagtataka, kung totoo nga ba na siya ay anak ni Paul Sapiera? Sino nga ba si Ismail sa totoong buhay, mga kagas? At paano siya naging konektado sa dating lead vocalist ng bandang Rockstar na siyang nagpasikat sa mga awiting Parting Time at saka Mahal Pa Rin Kita? Alam niyo mga kagas, hindi ko talaga maikakaila na ang dalawang awiting ito ay naging kaagapay ko rin sa aking pagiging binatilyo, lalong-lalo na sa mga panahong tayo'y broken-hearted. Kasi yung melodiya at saka yung lyrics mismo ng mga kantang yun ay sobrang nakakarili tayo. Ayos! Mga kagas, si Ezekiel Miller ay anak ni Paul Sapiera kay Hazel Miller. Isang babae na may alam din sa musika. Sa katunayan, si Hazel ang nagbigay panukala kay Easy Meal na isabay ang tugtog ng Cariñosa sa kanyang kantang Panalo. Si Easy Kill, mga kagas, o Easy Meal, ay tubong Olongapo. Noong lumipat sila sa Amerika at nanirahan sa California, doon napagtanto ni Easy Meal at pumasok bigla sa kanyang pagkatao ang pagiging makabayan. At bilang pamamaraan na kanya itong mailalahad, pinasok nga niya ang mundo ng pagrarap. Mga kagas, kaya pala hindi dinadala ngayon ni Ismail ang apelidong Sapiera. Kasi sinang-ayunan din ni Paul Sapiera na ang apelyedo ng ina nito ang kanyang gagamitin, apelyedong Miller. At inamin ng binata sa isang interview sa Wishbus US na kahit noon siya ay bata pa lamang, siya ay napapalibutan na ng rock music. Ang genre ng kanyang ama, kaya nga alam din ni Ismail kung paano tumugtog ng rock at hindi lang ang pagra-rap. Pero habang siya ay lumalaki, nagkakaroon din ng ibang impluensya ang kanyang pagkatao, lalong-lalo na kung musika ang pag-uusapan. Dahil na rin kina Chris Brown, na isa sa kanyang mga idolo. Pero ang pinaka nakaka-impluensya talaga sa kanya kung bakit pumasok siya sa mundo ng pagra-rap ay si Glock 9 nang marinig niya ang kantang Hari ng Tundo. At matagumpay niyang naipwesto ang kanyang sarili sa nasabing mundo. Sa katunayan, nagawa niyang pasikatin ang kanyang kantang 24 bars at naging trending challenge pa ito. Pero kamakailan lang, ito yung pinakagrabe mga kagas, ang kantang Panalo. Umani ito mga kagas ang napakaraming views, maraming humahanga at yumayakap sa nasabing awitin. Subalit, hindi talaga maiiwasan na may mga tao talaga na sadyang hindi yung donut ang nakikita, kundi ang butas ng donut. At yun ay ating bibigyang komento sa ngayon. Totoo nga bang bobo itong si Easy Meal o Easy Kill? Bakit nila nasabing bobo yung binata? Alam nyo mga kagas, kung may bobo man, ngayon nyo malalaman kung sino. Kung ikaw kasi ay isang composer, nagsusulat ka ng piyesa o akdang pampanitikan, lalong-lalo na yung may tugmaan, yung tula, di ba yung tula, pwede natin i-convert yan sa isang awitin. Mayroon tayong tinatawag na poetic license. Poetic license. The freedom to depart from the facts of a matter or from the conventional rules of language when speaking or writing in order to create an effect. Ibig sabihin mga kagas, ang isang may akda, lalong-lalo na kung ito ay panulaan, siya ay pwedeng lumayo o pwedeng mapagbigyan na lumayo sa katotohanan o kahit na minsan na ang mga linya ay nagkakaroon ng mali sa balarila or grammar, pwedeng mapagbigyan ito. Go
kung ang tanging layunin naman ay lalo pang maikintal sa isip at maipadama sa kanyang mga tagapakinig at mambabasa ang mensahe na gusto niyang iparating na may mataas na antas? Mga kagas, yun ang poetic license at yun ang ginawa ni Ezekiel o Ezekiel Miller sa liriko ng kantang Panalo. Oh, mga kagas, narinig niyo na! And based on that definition, masasabi kong hindi mahina si Ezekiel kung meron man sino kaya. Kasi alam na alam niya kung paano gawing effective ang kanyang masterpiece. Nasusunod ni Ezekiel ang sangkap ng isang mayamang tula o isang mayamang awitin. Alam niya kung paano magkaroon ito ng tamang tugmaan. Alam niya kung paano maglapat ng mga figures of speech o tayutay. Susuriin natin mga kagas ang linyang naging isyo sa iilang mga Pilipino. Itong sinabing, nanalo na ako nung mula pa na pinugutan sila po sa Mactan at lahat ang nasaktan na nalaman nila na pinatay ang kanilang bayani sa karagatan. Napakayamang awitin, napakayamang tula. Bakit? Ako, lapo, magkatugma. Mactan, nasaktan, magkatugma. Nalaman, karagatan, magkatugma. Tatlong magkakatugmang paris ng salita. Alam niya kung paano gawing mayaman ang isang awitin sa pamamagitan nga mga kagas ng rhyme scheme. Magtatanong kayo ngayon, pwede bang lapo na lang hindi lapo-lapo? O, isa pa sa iniingatan ngayon ni Ezekiel ay ang syllabication. Kasi kung ikaw ay nag-rap, lalong-lalo na sa rap na o awiting Panalo, napakabilis ng daloy nito. So, kontrolado ni Ezekiel ngayon ang number of syllables or bilang ng pantig sa bawat linya para hindi siya maligaw, para yung dila niya ay hindi maligaw, hindi siya mabubulol. At ito mga kagas, panghuli na. Itong pandiwang pinugutan si Lapu. Maraming nagsasabi na yung paraan daw sa pagpatay kay Lapu-Lapu ay mali, hindi naman siya pinugutan. Pero kahit na saliksikin nyo mga kagas, pumunta kayo sa internet, saliksikin nyo. Wala namang tiyak eh, na binanggit doon kung paano pinatay si Lapu-Lapu. Pero may isa, no? Ito yung napanood natin sa palabas na pinagbidahan naman ni Lito Lapid kung paano siya pinatay. Nagsimula ito ng sinalakay siya ni Colombo habang siya ay nangangaso. Pero sa kasamang palad, si Colombo ay hindi nagtagumpay at ito'y kanyang napatay. Inakala nga nila Lapu-Lapu na mag-isa lamang ito. Pero ang dami palang nasasakupan ni Colombo. Pero lumaban siya. Hindi siya kaagad namatay, hindi siya kaagad bumagsak. At nang ito'y bumagsak, dahil hindi na kinaya ng kanyang katawan, itinali ang kanyang dalawang kamay, pati dalawang paa, at hinayaan ng mga tauhan ni Colombo na siya hilain ng apat na kalabaw. Hanggang sa siya ay nabawian ng buhay. Yun lang naman ang nakalagay doon eh. Pero kung iisipin natin, kung ating susuriin, di ba nasa isla sila? Di ba Mactan yun? Isla yun, di ba? At ang pangunahing kabuhayan doon ay pangingisda at hindi pagsasaka. So, posible kaya na apat na kalabaw talaga ang humila kay Lapu-Lapu? At ito ay ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay? Doon pa lang mga kagas. Kaya, siguro, pwedeng patawarin, pwedeng pagbigyan si Ezekiel kung ang ginamit niya, kung gumamit siya ng tayutay na pagmamalabis for the sake din na magkaroon ng rhyme scheme. Alam niyo mga kagas, sayang. Kasi ang layunin pa naman ng kantang ito, ang layunin ng Panalo ay ipagmalaki natin at isa sa puso natin ang ating pagiging Pilipino. At huwag mag-isip ng negatibo. Diba? Pero sa nangyayari ngayon, yung kinatatakutan ni Ezekiel na mangyayari sa ating lahat, yun yung ginagawa sa kanya ng mga tao. Bakit hindi na lang natin tulungan yung binata? Na lalo pang sumikat at ipagmalaki sa buong mundo na ang mga Pilipino ay talentado at matatalinong individual. Ayos! Mga kagas, bago ko tatapusin ang aking pagtatalakay na ito, hayaan nyo munang magpasalamat ako sa ating gold sponsors, Dunex Lechon. Kung gusto nyo ng premium pork meat na swak talaga sa budget, Lechon Belly, buong lechon at iba pang mga putahe, kumontak lang kayo sa numerong ito. Dunex Lechon, premium pork meat na swak talaga sa budget. Of course, hindi dapat natin kalimutan ang Liana Cakes, Dicas and Stickers Garage. Kung ang inyong motorsiklo ay luma na at hindi na magandang tignan, ipadikas nyo na yan. Kontakin ang numerong to. Mga kagas,
Sana'y magwagi sa ating isipan na ang kwento at talento ng isang nilalang ay higit pa ang halaga sa kahit anumang material na yaman. Ito po ay si Ginoong Cyril Abelgas ng Gas ni Abel 115 YouTube channel, nagsasabing, mabuhay ang Panginoon at babay muna sa ngayon!